Nang ganyan sana nakakain sobrahan sa manok, sobrahan sa ating manok, sobrahan sa parehas ng pagkain. Ito yung ginagawa. Hello mga ka-Okie Dokie, ang pag-uusapan natin ngayon, ito yung para sa mga aso nila nagkaroon ng galis o nangangati kahit wala namang sugat. Ito yung tips para dun sa mga nagtatanong, dun sa mga alaga nila bakit nangangamot, bakit nangangati. Ito yung ginagamit ko noon na sa aso ko pag nangangati siya. Nangangamot, ito yung sinabi nina, dahil nakakain ng malansa, nakakain na sobrahan sa manok, nasobrahan sa aray ng manok, nasobrahan sa malansang pagkain. Ito yung ginagamit ko noon na napaka-budget friendly. Hindi siya ganun kamahal. Sabon lang to na kailangan ibabad. Gusto nyo malaman? Pero bago yan, intro muna. Tayo! Ako nga pala si Okie Dokie. Gumagawa ako ng video kung paano mag-alaga ng aso para sa mga first timer, na mga dog lover, mga pet lover. Gumagawa ako ng video kung paano sila pakainin, kung paano magbigay ng vitamins. Kaya please subscribe and hit the bell button for more videos update. Sige, umpisa na natin. Hello mga Okie Dokie. Tulad sinabi ko kanina, itong video na to para to sa mga nagtatanong para sa alaga nilang na nangangati, na may galis, kahit walang galis, basta nangangati, kahit walang sugat, kahit may garapata. Ito yung ginagamit ko doon na napaka budget friendly niya. Mabibili nyo yan dito sa Shopee. Ito, nakita nyo yan. Sa mga may nagtanong na sa akin, sinabi ko na ito yung ginagamit ko. Napaka budget friendly niya. 100 pesos lang, minsan 80 pesos lang to. Pero pinakamataas na presyo niya 100 lang. Siyempre may tubo na yung mga nagbebenta. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung Vetnoderm na medicated herbal. Herbal naman to, hindi siya masama. Ayan, formulated for, basahin nyo dyan. Ayan, formulated for ticks, flea, and scabies of dogs. Ayan, galis nga sa aso. Pwede rin siya sa pag may garapata yung aso nyo. Subok na subok ko na to, ginagamit ko to matagal na. Mga 2000 ano pa, ginagamit ko to, 2015 pa eh. 2016, mga ganyan. Pero yung mga walang budget dyan na namang problema kung nagkaroon yung aso nila na nagkaroon ng galis, namumula dahil sa pagkain, dahil sa dog food, nagkamali ng bigay, na sobrang nga sa malansa na pagkain, pwede to. Ibabad nyo lang na subukan natin kay Mikay. Kasi si Mikay medyo nangangamot dahil din ata to sa dumi. Kasi pinapasyal ko na siya sa labas. Okay? Abangan nyo mamaya. O mga ka-Okie Dokie, ito na, a-unboxing natin yung sabon na sinasabi ko sa inyo, yung Vetnoderm. Titingnan natin kung anong itsura niya, kung anong amoy niya. Sasabi ko lang, sa tagal ng ginagamit ko to, yung amoy niya medyo mayroon kalakasan na amoy, para may gamot na nilagay. Saka para siyang, yung sabon all white talaga, para siyang glutathione soap na ginagamit ng tao. Pero yung amoy nga niya, medyo may kalakasan talaga. Pero safe naman yan sa alaga nating aso. Kaya nga ginawa yan eh, para sa mga alaga nating aso. Ngayon, pinakikita ako sa inyo. Ayan, basahin muna natin. Basta wag ho sa ulo, yung alaga nating aso, sa katawan muna. And then, pagkatapos, hanggang kuha kayo ng basahan o sariling damit. O yung mga din na ginagamit na damit, pwede sa alaga nating aso. Ayan. Mapansin nyo, maiksi yung buhok ni Mikay kasi ginibitan ko, hingal na hingal siya nakaraang buwan. Ayan, kung may blower kayo, gamitin nyo, pero kailangan natin ng blower para sa alaga nating aso na mahabang balahibo, katulad ni Mikay. Yung mga may alaga Shih Tzu, kailangan nyo ng blower. Kahit yung mga budget meal, marami siya Shopee niyan. Check nyo na yung reviews. Kasi itong blower na to, matagal ko nang ginagamit yan. 2000 something, 15 pa yan. Di ako nagpapalit ang brand, yun at yun lang. Meron ako vlog tungkol dyan. Okay, napansin ko sa ano, sa sabon na to, para talaga siya sa galisak, sa garapata. Pero kung gusto nyo ng sabon na pampakintab ng balahibo, pampahaba, hindi ko nare-recommend to. Para lang siya sa mga nangangamot na aso, sa mga alaga. Yung nangangamot, yung nangangate. Kahit walang sugat, pwede. Yung mga may sugat lalo, yung mga nagkukulay pink, pwede to. Okay? Tapos na siya maligo. Ayan, di ba? Solved na. Nauutusan ko na si Mikay. Up. Ayan, no? Kaya yung mga gustong gumaling aso nila sa mga murang halaga, try nyo to. Pwede to. Okay? Again, this is Okie Dokie. Naniniwala sa kasabihang, huwag natin bilhin kundi naman kailangan. Pero kapag para sa aso, pwede. Don't forget to subscribe
and hit the bell button for more videos update. Bye-bye! Happy New Year sa inyo!